Hello everyone! Welcome back to my channel, Cecile. And today, vlog, guys, ipapakita ko sa inyo o isasama ko kayo sa aking pagpupropa ng aking Red Bernardo Pasiay. Actually, binibenta ko siya mga siguro mga 3 weeks na on and off siya sa aking live selling, and till now hindi pa siya nabili. And napag-isipan ko na i-propa siya dahil mayroon naman siyang, ayan, may roots siya na pwede na siya ma-cut. Para sa ganun, mabenta ko siya ng mas mababa sa kanyang actual price na 900. Last price, binibigay ko ng 800. So, pwede ko siyang mabenta ng mas mababa sa 800. Pwede 400 to 500. So, ngayon, ngayong video, guys, isasama ko kayo kung paano natin siya kakatayin. O, mag-start na tayo. Ito yung aking Bernardo Pasiay. Mayroon ako ritong, ito yung nilalagay ko, ang aking cinnamon. And yung aking cutter, yung cutter ko, hindi na siya ganun ka-linis. Pero hinugasan ko to, ini-brush ko siya. And susunugin na lang natin ng lighter mamaya. And yung aking garden soil, tinatansya ko lang to yung kanyang mixing, yung pag-mix ko, siguro yung mga more on rice hull, yung pag-durog na, guys, ha. Hindi ako gumagamit ng fresh. And siguro kung isusukat natin 1:2, 1 yung garden soil and 2 yung, depende kung paano natin, kung anong sinusukatan natin, then 2 yung rice hull. And mayroon akong nilagay dito sa baba. Ito yung mga nagka-biyak-biyak na mga bunot. Lalagay ko rito sa baba para mas madali maglabas yung ano. Mas madali na makalabas yung tubig sa ilalim ng pot. So ngayon, mag-i-start na tayo. Kakatayin na natin yung aking Bernardo Pasiay. Papakita ko muna, susunugin muna natin yung aking lighter. Ay, yung aking lighter, yung aking cutter. Madali lang, guys, mag-ganito yung aking cutter, because yung minsan yung dagta ng halaman nababasa siya. Pero ang mahalaga diyan na hinuhugasan natin or sinusunog natin. So, ipapakita ko sa inyo yung kanyang roots andito and meron dito sa baba. Ngayon, tinitingnan ko dito ako magka-cut. Ang natitira sa akin, ito yung pinaka bottom ano roots, bottom cut niya or yung kanyang mother. So, ito ang ititara ko. And ito yung aking ibibenta yung sa taas, yung aking top cut. Ngayon, kakatayin na natin. Hindi ako kinakabahan, ah. Sanay naman siguro na ako. Sanay na ako magkatay ng mga halaman. Ayan. Dito tayo mag-i-start. At least kahit mabenta ko siya ng mababa, mayroon pang ano, mayroon pa naman akong natitira. At pwede kong makuha na ng aking ibibenta sa susunod. Matigas. Totoo lang. Matigas siya. Kasi, medyo malaki ang kanyang puno. Ayan. Natatamaan ba? Wala naman siya natatamaan sa likod. Pag nag-ano tayo, guys, ha? Pag nag-propa tayo, i-check natin kung mayroon siyang yung parang mata-mata rito. Minsan, di ba, mayroon silang palabas na ano, ng shoot or ugat. So,
So ingatan natin na wala, wag siyang hindi matatamaan. Ang ano ah, kapal ha. Yan, malapit na. Ayan. So ito yung aking nakukuhang ito minsan, kaya nagkakaganito yung cutter ko. Kasi katulad yan yung dagta ng halaman. Hindi ko na minsan nahugasan. Ito yung aking ugat na nakuha. So ang gagawin natin, lagyan muna natin sila ng cinnamon. Alam nyo ba yung aking guys, yung aking supplier, hindi naglalagay anything ng mga ganito. Any powder or cinnamon pag nag-cutting siya ng halaman. Siguro dahil yun ang nakasanayan niya, di ba? Like ako naman, hindi naman ako master sa mga ganito. Kung ano lang ang aking nakasanayan, yun lang naman ang ginagawa ko. Yun lang ang ini-share ko sa inyo, guys. Di ba? Kanya-kanya naman tayo style or kung paano natin ginagawa as long as na okay naman. So, wala naman problema. Diba? Ayan. Ang gagawin natin dito sa natira, tapagin muna natin. Dito natin siya ilagay muna sa baba. Hindi siya matatamaan. So, ito na yung aking guys na ito yung aking ito yung aking, pasensya na kayo ha pag hindi masyado makikita yung ano, kasi bumabagsak yung camera ko, yung holder niya pag masyadong mababa. Ayan. Ilagyan ko na sila from sa garden para ready na. Ito yung aking mixing. Ayan. Buhaghag para hindi masyado mas marami ang ano, mas marami ang rice hull compare sa ating garden soil. May ready na ako na pangtali, and ito yung stick. Kasi gagawin natin, ang ginagawa ko pag nag-uprow pa, mababa lang, hindi ko masyado dinidiin yung plants. Ito yung pinakababa niya, hindi ko masyado dinidiin yan. Ayan. Ganyan lang yan. And itatali na natin. Itatali muna natin para hindi siya magalaw. Huwag natin masyado ibaon para hindi mabulok yung ating puno ang dito sa pinakababa, guys, ha. Wag natin ito yung ginagawa ko, ha. Hindi ko masyado binabaon. Ay, ano ba yan? Mukhang ayaw makisama. Ayan. And ito yung ugat niya. And ang ginagawa ko rito, hindi ko to totally lahat binabaon. Ito. Or either ito. Ayan. Para kahit papano may nakalabas na ugat, may hangin na makapasok. So, ganyan lang yan. Kikita niyo ba? Ayan. Siguro mamaya magdadagdag ako, guys, ng dito lang ako dumidiin ng konti lang dito sa gilid. Hindi sa gitna. And siguro mamaya magdadagdag ako ng another stick here para mas matibay. Itache. Dali balata, may ilihog ako sa imo. Oo, may pakwa ko to sa imo. Ayan. Magdadagdag ako, guys, ng isang stick pa para pampatibay dito.
Chi, mayroon ako isa nito doon sa Misitira. Ako to bala nga dito sa Kilid bala ito. Kuha atong isa ka mo sini ako to sa Misitira. Nga nagatangkas. Eh para idagdag ko diri o. Para mas matibay siya. Tapos na guys. So ganito lang ka kadali. Wag propan. So hindi ko muna to didiligan. Siguro mga dahil basa naman yung aking soil. Pwede naman tomorrow, no? Tapos ang itong isang side ng dahon, lagyan ko rin ng another stick para mas matibay dalawa yung kanyang stick. Duwa ang iyahaligi, bala kung sa ilunggo pa bala guys, duwa ang iyahaligi, no? Para hindi sabag uyog-uyog. Kaya hindi makaplastar ang iyang ugat kung dugay-dugay gagiyo ang plants. Baba na naman natin ng konti. Madali lang yan. Sandali lang yan gawin. O dito naman sa kabilang side, i-sure lang natin, sisiguraduhin lang natin na wala tayong matatamaan na ugat. Diba? And siguro mga 2 weeks, pwede ko na siyang ibenta. Pwede ko na siyang isama sa aking live. O diba? So pwede na. Kahit ibenta ko siya ng 500, mayroon pa rin akong natitira na mother plant. Pwede kong makuhanan ng pambenta ko sa susunod. O diba? So ganito lang yan guys. Kasimple pag nag-propa ako, ilagay ko muna ito siya sa isang lugar doon sa garden na malilim, hindi matatamaan ng araw, and hindi masyado mababad sa ulan. Kasi yung panahon dito ngayon sa Bacolod, every afternoon umuulan. Ngayon, malakas yung araw sa umaga, then mga 4 or 5, yan, nag-uumpisa na yung ulan dito. So, kukunin natin. Ayan. Ito yung aking gagawin ng mother plant. May isi-share lang ako. Hindi ko alam guys kung alam niyo na to. Pag nagbenta ako ng cuttings, maliban dito sa yung ina-advise ko sa ibang customer ko, yung sinasabi nila pag cuttings, pag yung mid cut, parang ayaw nila mag-mine. Mas gusto nila, mas palaging top cut. Sabi ko, okay yan ang top cut, pero yung mid cut, maganda rin yun. Kasi alam niyo ba kung bakit mas madilis lumabas yung roots, yung shoot, I mean, sa mga cuttings. Ang mahalaga dyan, stable yung halaman. Kung ako lang, mas maganda yung mga mid cut or ito yung bottom cut. Kasi mabilis lumabas yung shoot sa mga ganitong cuttings. Okay? So, tapos na tayo. Ganun lang kabilis mag-propa, guys. Sa next na vlog ko, ipopropa ko na naman, ipapakita ko sa inyo yung kanyang red, yung aking green Bernardo kasi ay. Ayun. Kasi nakita ko kanina, nag-check ako. Nakita ko may, ano na siya, may mga ugat na rin siya. And pwede na siya mag-propa. Ayan. So again guys, thank you so much sa aking subscribers dyan, sa mga nanonood ng aking vlog. So sa susunod ulit, sana makapag-vlog kagad, no? Ayan. So guys, thank you so much. Bye-bye. Thank you everyone.